hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 1450 Radio Calabarzon. Para makilala ang iyong negosyo, halina't magpa-anunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio. Radio Calabarzon. Sa abot-kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga SWAC na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. Sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 1450 Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli ang kaganapan. Narito sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag, ang inyong mga kaakibat. Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Oras sa mga kaibigan, 2 minuto makalipas sa launa ng hapon. Welcome po sa ating palatuntunan ng Kaakibat. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, ang 20 sa buwan ng Pebrero 2023. Kami po ang inyong mga lingkod, Daniel Castro. At Rose Ann Sibay. Happy Monday, partner. Happy Monday, partner. And yes, syempre, happy Monday din po no, sa inyong lahat dyan, mga nakatutok ayan, sa AM Radio at ganyan din po no, sa Facebook Live ng DZJV 1458 Radio Calabarzon. Ganyan din sa YouTube. Ayan, may channel po kami. Don't forget, makiki-follow, subscribe, like, and share para share. Updated kayo sa amin pong mga radio program online. Yan. Oy, partner, ha? Patapos na Pebrero na naman. Grabe, ang bilis, mahigit, no? Mahigit ano na lang, 1 week na lang, partner. Kaya. No? 1 week and 3 days. So, anong tama plano? Ba? Ha, anong plano nyo dyan? Ha? Aeroplano. Aeroplano. Ayun, no? Tsaka ano, next month April pagkatapos ng next month April yon, yes, yung sabi ano, wait lang, pagkatapos March. Ng next month April. Ah, tama, oh, di ba? Kala ko na skip Holy Week naman. Yes. Yan, okay. Eh, no, ngayon. Ano pa nun. Oo, di ba? Hindi, partner. Kasi marami na siguro, ngayon pa lang, nag-iisip kung saan sila magbabakasyon. Ah, okay. Sa mga araw na yun. Kasi long weekend yun pagdating ng April. Eh. Aba, yung iba ngayon pa lang nagbubok na or naghahanap ng restaurant tuloy.
Pagkain talaga partner na isip ha. Ng mga hotel. Okay. Ng mga kung ano-ano pa, no, mga kaibigan na pwede nilang pagstayan sa during nga po no ng holiday na 'yan. Ayun, pero matagal pa ho ha. Kasi may isang buwan pang lilipas. Yes naman. Mahigit ano. But anyway, eh tama na rin hong ibig sabihin kahit babaan no. Paghandaan. Ayan. So kaya naman tutulungan na ho namin kayo dyan. Mm-hmm. Okay. Bibigyan ho namin kayo ng travel tips. Yan, o. Yan. Eh, pwede niyo naman gamitin to kahit hindi sa Holy Week, ano? Kung kailan niyo gusto mag-travel-travel. Ano? Travel-travel. Pwede po yan, okay? Para ika nga eh, ligtas ang bakasyon. Ano, nandiyan na ba? Gumanon lang si Sir Tommy. Hindi ko alam kung sinasabihan niya ba kung lagod ka. Paano yung gumanon? May parang nagpatalsik ng kwan, ha? Dapat ganun eh, di ba? Oo, oh, yan. Sa kanya, ganun eh. Ganun. Sir Tommy, ano ibig sabihin po nun? Tink! Nandiyan yeah. na. Oh. Okay. Dapat gumanon ka nila. Oo. Ayan, ganyan. Pasadahan muna natin to. Ah, ito muna tayo, ha, mga kaibigan. Bago natin na pag-usapan, no, mga kaibigan. Kasi aside po sa travel safety tips na ito, no, eh, may makakapanayan po tayong pulis. Ayan. Siyempre. Mula po, no, sa bayan ito ng Mabitak. Para nang sa gayon, eh, mas maganda sila rin yung makapagbigay ng travel safety tips, no, sa ating. Oo naman. Kasi pasyalan din po. May mga pasyalan din sa Mabitak. Tama. Mabitak. Ayan, okay. Teka, mabilisan lang ng partner, ano? O unang-una, siyempre, siguraduhin po natin nasa maganda kondisyon ng ating pangangatawan. Uy, oo naman. Bago umalis. Siyempre, parang meron ako napanood na advertisement, partner. Ano siya? Yung bakasyon na, yay! Di ba? Travel na, pero walang energy. Parang ganun, ano? Ayan. Eh, para siyempre makasiguro, no, na maaaring, ano? Para makasiguro, maaaring ko kayo magpatingin muna sa espesyalista. Konsulta muna, pa-check up muna. Di ba? At humingi ng recommendations na nararapat po sa ating katawan. Good, no? Para naman, syempre, wala kang iniindang karamdaman sa iyong bakasyon. Mas ma-enjoy mo kasi kapag ganun. Pangalawa naman, no? Huwag kalilimutang, ayun nga, magdala ng gamot. Ito, ha? Kung meron kayo mga maintenance, ayan, tama. Especially. Or di kaya naman, eh, halimbawa, mahiluhin kayo. So, malamang, alam nyo na kung ano yung gamot na iniinom nyo para doon. Yung iba naman, ano pa ba, partner? May mga katikati dyan. Allergy. Katikati talaga yung term eh. May mga allergy dyan. Baka may ganon. Magdala kayo ng mga ointment ninyo or kung ano-ano pa. Oo. So, at saka ito, speaking of may mga masakit-sakit, kung kayo po ay may sakit gaya ng halimbawa, bronchitis o asthma, no, mas makabubuti po magpatingin muna sa doktor bago umalis, ugaliin magtakip po ng bibig kapag kinakailangan upang hindi makahawa sa ibang biyahero. Yun. At huwag dati pala madaliin, partner, kasi ano pala, false alarm pala yun. Oo. False alarm pala si Sir Tommy. Ganun ba? Oh, okay. Kaya ako natatawa. Excited din. Sige. Ayan. Okay. Next, partner. Next naman natin, no, partner. Ano nga yung nabanggit mo? Ayan. Number three. Ako naman, number four, mga kaibigan. Na, ito, tandaan po ninyo. Kung ikaw ay aalis naman ng Pilipinas, no, o ng bansa, tiyakin pong kumpleto, ayan, ang inyo pong dokumento. Lahat, ha? Lahat ng inyo pong dokumento. Marapatin din pong kumuha ng health insurance. Uy, may additional ano pa tayo dito, tip, ha? Sapagkat hindi lang po lahat ng medical insurance sa Pilipinas ay sakop ang paglalakbay abroad. Maririnin pong kumuha ng travel guide, no, upang magturo sa iba't ibang maaring gawin sa bansa na inyo pong pupuntahan. Yan, okay. Eto pa ho, alamin pong address at numero ng local government ng inyong pupuntahan. Ano ho, pati na rin po yung mga detalye po, ano, nung iba pang kailangan. Halimbawa, kung kayo po ay out of the country, okay. Diba, yung nasa ba yung Philippine Embassy? Doon sa bansang inyong pupuntahan, ano ho, mga kaibigan. So, yun. Siyempre, kailangan alam nyo kagad yung pupuntahan ninyo pag kayo nangailangan ng help. Next part. And syempre naman, ha, pang-anim natin dyan, mga kaibigan, no, ito, pag-aralan at alaming mabuti, no, ang kultura. Yan, ha, ang kultura ng lugar na pupuntahan upang makapaghanda po, no, ng mga dapat at hindi dapat gawin. Yun din, isaalang-alang po natin yun, no, habang nasa lugar na iyon. Kung halimbawa, ha, may example po tayo dito. May mga bansa, no, na gumagamit ng dairy, no, sa kanila pong mga ulam. Kung ikaw ay lactose intolerant or mainam po na alamin ang mga putahe na walang dairy para ito na lamang po, no, ang pwede mo kainin
habang ikaw ay nasa bakasyon. Ayan, okay. Maganda rin po no sa maganda rin po na magdala ayan ng baon at sarili mong pagkain para makaiwas ka sa sakit, no? 'Yun naman ay kung inaallow no ng inyong pupuntahan na pwede kayong magdala ng sarili po ninyong pagkain. And napakatama nito no nitong advice natin ito partner kasi syempre ibang lugar yung pupuntahan mo. So kailangan matuto kang irespeto no kung ano yung kultura nila or nakasanayan nila. Parang inappropriate naman na doon ka magrereklamo, doon ka magsisimangot na ano ba yan? Ba't naman ganito dito? Ganito ganyan. Eh wala kang magagawa kasi yun yung nakasanayan nila at ikay turista lamang, dayo ka lamang. So again, respect. Okay? Yes, okay. Sige, eto pa ho. Kapag hindi sigurado sa isang lugar, tama ba partner, ay marapati na lamang na magtanong sa mga lokal ano na nakatira po doon sa inyong pupuntahan. Okay. Laging tandaan na maging alerto sa lahat po ng oras at huwag magtitiwala ng basta-basta sa hindi kakilala. Yun, napakaganda ng idinugtong mo partner. Ano? Oo, kasi for the security, sa dami ng naglipa ng manloloko ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Ay naku, diba? Yan sinabi na yung kumbaga pinagkakakitaan nila. Easy money for them. Akala nyo walang scammers ibang bansa. Mas malupit nga ho yung iba. Yes, lalo na sa mga tourist destination. Correct. Yung pinapanood ako mga vlog partner. No? Yun, naloloko sila. Meron, may mga ganun. May minsan kasi, akala ho natin, porque tayo po ay foreigner, halimbawa tayo doon sa isang bansang pupuntahan natin. Parang feeling natin ni... Special ka. Ganun. Oo, ganun. Pero totoo naman, partner. Special ka. Special kang biktima. May kasunod pala. Oo, magiging special kang biktima. Ika nga, pagka hindi ka naging alisto, ika nga. Pag ika'y nagpakaangka. Pag nagpakaangkaang. Yung ganyan napapanood ko sa mga vlogs, no, ng mga traveler partner. Kumbaga, may bigla na lang lalapit sa kanila ng mga yun nag-aalok ng mga activities. At saka pinipilit ka. Pinipilit ka. Alam mo yung pinicturan lang sila, tapos bigla silang siningil. Oo. Eh, kaya naman nilang gawin nyo. Kumbaga, picturan ko na kayo. Ako na magpipicture. After nun, biglang may singil pala. May singil pala. Huwag nang ganun. Ha? Diba? Okay. O, sige. O, teka, yung iba ho sa aming pagbabalik naman, ha, ilang mahalagang paalala muna. Oras po, 1:11 ng hapon. Si Mrs. Mirna Prado. Matagal nang umiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Hello, Nanay. Ano po ba yung naitulong sa inyo ng ating Rice Coffee? Oh, yeah. Very, very strong at 73 years old. Hindi ako nagpapadoktor. Wala akong maintenance. And I don't believe in medicine. The Rice Coffee lang. I love Rice Coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa inyong mga lugar. Sa mga minamahal naming mga tagapakinig, dito sa himpilan ng DZJV 1458 Radio Calabar Zone, sa lahat ng panig ng mga lungsod at bayan sa buong Calabar Zone, kasama ang Metro Manila. Pakinggan tuwing Miyerkules, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ang bagong programang maghahatid ng buhay at pag-asa mula sa ginintoang aral ng Biblia at dadamay sa inyong mga panalangin. Ang Life in Jesus Radio Program, ihahatid sa atin ni Pastor LJ Espeleta. Makinig at mapagpala ng Panginoon dahil there is life in Jesus. Maraming bagay ang mahalaga sa buhay. Ngunit sa mga ito, higit na mahalaga ang katotohanan. Sa panahon ngayon na mahirap tukuyin ang totoo sa kasinungalingan, at sa panahon na ito, nalantad at malinaw ang peking balita, kailangan ng programang tutugon dito, dala ang liwanag ng katotohanan. Samahan si Pastor Arnel Resurreccion sa 30 minutong talakayan na pagsisiwalat ng katotohanan na ang batayan ay ang salita ng Diyos sa programang Usapang Totoo, tuwing Miyerkules at Biyernes, 1:30 hanggang alas 2 ng hapon, dito sa Kaakibat ng Diyos para sa Bayan, DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Usapang Totoo. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes sa nag-isang DZJB 1458 Radio Calabar Zone. My
may lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lungsod ng Calamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Aras mga kaibigan, alauna 15 ng hapon. Patuloy ho tayo ha, sa ating palatuntun ng kaakibat. Muli, kami po ang inyong mga lingkod, Daniel Castro. At Bruce Ann Sibag. Barner, tuloy natin itong travel tips. Yes, safety man. Tips, ika nga. Yan yung mga nakatutok po sa radyo ha. Baka yes. Gusto nyo rin pong manood. Ayan, maglipat. No? Watch hindi out. Na, ay, watch out. Maglipat ng manood, tool. Ayan, pwede rin sa Facebook. May pwede. Live kami. Search nyo lamang DZJV 1458 Radio. Calabar Zone. Yan. Okay. Sige, ano ba yung next partner? Okay. So, ito po mga binabahagi namin sa inyo mga kaibigan, ang mga travel safety tips. Ayan, or safe tips no para po ligtas. Ayan, ang inyo pong magiging bakasyon, no, ang inyo pong paglalakbay. Okay? So ito po ha mga kaibigan, kanina binanggit po ni partner Daniel no na dapat alamin no yung address no at numero no ng LGU or local government unit. And binanggit ko rin po no panghuli pag-aralang mabuti no yung kultura sa lugar po na inyong bibisitahin o pupuntahan. Ito naman ang pampito at kasunod po no mga kaibigan, kapag hindi sigurado sa isang lugar ay marapati na lamang na magtanong no yun nga sa lokal no, na nakatira po sa inyong pupuntahan. So lagi pong tandaan maging alerto no mga kaibigan sa lahat ng oras at huwag pong magtiwala ng basta sa hindi kakilala. So pangalawang ulit pala ito na bagit mo na kanina, partner. Oo nga pala no. Kaya pala sabi ko parang sounds family. sounds familiar. Oo. And pala yun. Ano bang kasunod natin diyan, partner? Ito naman partner, ang sabi nga ho, mas maigi rin kung magbitbit palagi ng tubig. Okay, at ugaliin po ang pag-inom ng tubig para mapanatili po ang balance ng ating body fluids. Okay? Buti, talagang water, no? Partner. Water. Hindi sinadjust yung mga... Hindi juice, hindi energy drink, hindi soft drinks, lalo na, no? Tubig. Tubig talaga. Oo, tubig is tubig. Sa bagay, kasi pag soda iinumin mo, di kaya naman yung mga matatamis hindi, na ano fruit juices. Mauuhaw ka lang lalo dyan. Ang katawan mo, mauuhaw lalo dyan. Ganun yung pakiramdam. Kasi tamis yun. Pag sa water, talagang refreshing. Ay, oo. Totoo diba? Yun. So, magdala rin po ng snacks. Kagaya ng tinapay o mga biskwits, di ba? Okay, iba-ibang prutas sakaling ikaw po ay magutom sa biyahe. No? Tapos wala namang kainan or mabibilihan, ika nga. Tama. O, ganun ho talaga dapat. Ano? Ika nga, ano tayo eh. Dapat parang Boy Scout. Laging handa. Pero yun nga, again, magtanong din no, kung pupwede. Kasi may mga lugar, partner na, yun nga, pinagbabawal yung pagdadala no ng food. So, depende naman yan. Nasa itinerary nyo naman yan eh, no, ng inyong pupuntahan. Oh, no? So, ask na lang po sa mga... Na, ganun lang yun. Kaya lang yun. Ask talaga yun. Eh, kung biskwit-biskwit lang naman, tanong. Pwede naman yung baon-baonin niya. Oo, yun nga. Oh. Huwag nyo na lang ilalabas siguro pag bawal. Ano diba? Ba ang pagkakaiba, partner, ng biskwit sa cookie? Sa cookie? Oo nga, no? Ano nga, kaibahan? Yung sa tingin ko lang eh, cookies ay... Ano? Di ko alam. Di ko ma-explain. Ano bang kaibahan? Hindi ko rin alam. Kaya ako nga tinatanong eh. Siguro yung ano, yung cookies ay variant siya ng biscuit. Charot. Hindi ko lang sure. Ayan. Alam ko yung biscuits kasi medyo mas malutong. Okay. Mas matigas parang ganyan. Yung... Cookies naman kasi, iba yung ano niya eh. Mabrittle na may soft. Uy, depende yun sa pagkakabake. Okay nga, depende sa brand. Sa brand talaga. Diba? Oo. Yung cookies may malambot niyan eh. So, feeling ko variant siya ng biscuit. Ewan ko. Assignment mo yan. Nagkaroon pa ng assignment ahead.
Okay. Oh, ano pa? Next tayo, next. Okay, next. Ito naman ha, para dun sa may mga sensitive skin. Ay, actually, kahit hindi sensitive yung skin, kailangan talaga to. Oo naman. No? Oh. Kailangan talaga to. Sinasuggest din ng mga derma. Hindi po pang sensitive skin lang yung mga ganito ha. Oo, para ho sa lahat ng may balat actually. Pwede. Tama. Sino bang walang balat? Oo nga. Siguro yung ano. May o di lahat ng tao, ibig sabihin ng mga kaibigan. So okay. Maglagay ng sunscreen no, sa balat at magdala ng payong upang makaiwas sa direct sunlight o direktang sikat ng araw. Ayun ay, naman. Kasi masama po daw ito sa ating balat. Lalo na yung mga nagre-rejuve dyan. Oh, walang kwenta. Ayaw yung masunog yung mukha niya. Oo, yung mga nagpapaputi. Walang kwenta yung pag pinaarawan nyo yan. Yes, exactly. Hindi mag-ano ka na lang, as long as live. As ano? As long as live. Oh. Long sleeve. Buti naisip ko. As long as live. Mahaba as yung mahaba talaga. As long as live. Oo, ganun. Okay. Nagagamit ka ba ng ganun partner? Ng sunscreen. Nung nagre-rejuve ako. Ah, ganun? Pero ganun din. Hindi ka nga dapat maarawan. Lotion lang. Lotion. Ah, lotion. Na whitening lotion. May ganun. Yeah. So, nakaka-white ba talaga? Hindi ko lang alam. Pero parang ano naman. Hindi naman maitim eh. Hindi ba maitim? Oh, hindi ba ako maitim? Hindi. Oh, okay. Oh, may part lang na may maitim. Pula yung uso. Gaya ng leeg. No? Nakakait yung pagka ano. Sinilip din. Oo nga eh. Parang baka hilod lang yung part. Di ba nagigain ng weight? Talaga parang ganun. Ah, yung mga iba yung kailangan ng gitla, hilod. Gitla, ganun ba yun? Iba yung kailangan ng hilod. Iba rin yung itim na dahil sa nag-gain ng weight. Ano ang term mo? Nag-gain ng weight. Ay, masabihin, tumaba. Ay, naku. Understood na nila yun. Oh, sige na nga. Yan. Ito na. Saan tayo? Ito, magdala daw po at gumamit ng mosquito repellent. Oy, tama yun, ano? Para maiwasan pong anumang sakit na makukuha mula sa mga nagulat labok. Nagulat tayo talaga. Oo. Eh, ano ba yun? Dengue, malaria, iba pa. Lalo na, hindi natin alam dun sa bansang pupunta mo, halimbawa. Kung out of the country, ha? Oh. Kahit sa ibang lugar, di ba? Eh, lalo na yung malaria. Mm-hmm. Diba? Paano kung pupuntahan yung mga gubat-gubat? Correct. Ganyan, no? Forest, or even dito forest sa local sa atin. Halimbawa, nag-vacation ka sa lugar na hindi mo lang kayo nakapag-research na meron palang dengue outbreak doon. Ay, ako patay. Yung mga ganyan. Alarming situation so, yun. So, yun. Pero siyempre, ano ho yan, ha? Yung po mga mosquito repellent, may naaayon po sa edad yan. Yes. Oo. Buti nabanggit mo din yan, may partner. May pang-adult, may pang-baguettes. Kids. Mm-hmm. Baguettes. May pang-baguettes. Oo. Huwag ho ninyong gagamitin yung mga adults, yung pang-kids. Huwag ho kayo nagmamapilit. Hindi effect, no? Oo. Eh, ganun din naman yung sa pang-adult, huwag nyo pagkagamit sa kids kasi mas sensitive talaga ang skin nila. Yes, tama. Oo, literal hong sensitive kasi ho, bata pa nga. Tama. Baby pa. Baby skin. Yeah. Baby skin. Ayan, tawag mo dyan, partner. Oh, syempre, baby skin. Hindi. Ano? Yung nakaumbok-umbok. Ah, alin? Baby fats. Yeah. Baby fats talaga. Baby fats pa ho yan. No? Pag nag-mature na mama, no? Napa-plancha pa ho yan. Na ganun. Sabi na, hindi naman yung baby yan, no? Pwede na nga raw may baby na. Oo nga eh. Sabi ganun na eh. Grabe kayo sa kanya. Oh, yan. Oh, next ano partner, ano pa? Ikaw naman. Ito, ha? Magbit-bit, no? Ng sapat na kagamitan. Oy, take note, ha? Magbit-bit. Oo. So, bibit-bitin yun talaga. Oo. Okay. Hindi ipapabit-bit. Alright. Ayan, ha? Magbit-bit ng sapat na kagamitan at iwasan ang padala. No nang o pagdala ng maraming gamit yan, hindi naman kinakailangan ayan ang problem ng mga travelers especially mga first time traveler oh yun first time travelers pero kung ikaw ay frequent traveler na partner magugulat ka na ha yan ang dala mo ganun lagi sanay na kasi oh minsan ano eh naka-experience na akong ganyan partner so sa umpisa grabe, dalawa yung bag ko. Oh, pero pag uwi ko, halos hindi ko nagamit yung isa. Yung kalamihan talaga. Ganon. Di ba ikaw, na-experience mo yan eh. Oo nga, noong una. Hindi mo naman nagamit. Bit-bit ko pa, ang bigat-bigat. So talagang iisipin mo ano ba yung mga activities, ganyan. Mm-hmm. Yun lang talaga ang dadalhin mo. Yes. Huwag kang mag-extra-extra. Talaga, ako, sigurado kong ano, mabigat lang sa lalo na sa mga bagahe. Damit, diba? Eh, nung natuto ko, gugulat sila sa akin, ha? Yan na gamit mo. Oh. Bakit? Tatanungin pa, kasama ka ba? May pasobra na nga ako dito. Oh. Eh. Oh.
Oh, true. May sumusobra pa nga. Oh, diba? Oh, ganun talaga. So, ganun ang mga kaibigan. And aside ano dyan, pa yan? Ano pa? Eh, mari din daw pong maglagay no, ng kandado. Ito naman para sa okay. Seguridad. No, maglagay po ng kandado dapat. Sa inyong mga bagahe para makaiwan sa mga magnanakaw. Oh, no? Kung sakali pong mawala ng gamit sa airport, ayan, eh, magandang alamin ang karapatan bilang isang pasahero. Oo, meron po tayong passenger bill of rights. Yun, napaka-tama. Yeah. Oo, may karapatan talaga. No? Yan. Tsaka ano, maganda talaga yung kahit yung mga bagahe ini-insured. Mm-hmm. Ini-insured. Yung iba kasi ano eh, hindi chine-chikan yung kwan, yung insurance. Mm-hmm. Hindi binabayaran. Oo nga. Oh, eh, kung hindi mo bayaran, hindi ka insured. Yun nga. Oh, parang hindi ko chine-chikan. Hindi ko chine-chikan yun yung first time. Pero local lang naman yun. Meron pa rin yun. May travel insurance pa rin yun. Accident yata. Ah, okay. Oh, parang ganyan. Pag halimbawa, lumubog yung airplane. Mm-hmm. May makukuha pa. Lumubog yung airplane. Bumagsak yung airplane. Ah, hindi, kasi bumagsak muna. Tapos sa dagat eh. Sa dagat bumagsak. Oh, lumubog. Oh, buti ang ganda ng decision mo sa dagat talaga ipabagsak. Oo, oh, diba? Kasi lulubog. Oh, ang mahirap kung yung barko bumagsak. Ay, oo naman. Oh, paano yun nangyari? Diba? umangat pa. To oh. Jump. Oo, oh, kanya nga eh. Ayan. Oh, ito, last na lang ho mga kaibigan ha. Matatapos na ho kami. Huwag ko kayo mag-alala. Oo. Oy, sana may natututunan kayo diyan. Dapat naman, no? Pinahirapan niyo kami mag-share dito baka tapos hindi niyo internalize. Oo, lalo na yung researcher natin, na 1 minute oh, research niya, kaya... paspasan niyan. Para sa mga kababayan. Oy, naman, ano po 'yan? Oh, lalo na ho yung nagdadalang tao. Oy, okay. Yan. Oh, yung sinasabi ko may baby. Take note. Lagi hong tandaan na doble ang kailangang pag-iingat kapag magbabakasyon kasi dalawa kayo kaya doble. Tama. So, marapating alamin ang mga patakaran ng airport na inyong napili. Yun. O bakit meron bang airport na hindi buntis friendly? Ah, hindi ko lang sure. Oh, lahat naman yata may buntis friendly na kuno ano, na airport. Ano 'yun? Kumakaway ako, Sir Bernie. Nakikipoto ba America? Oo nga. Ayun, okay. Galing ano? Yun. Sige. Nawili ka na doon sa kabila. Nawili, ano? Anyway, so yun ano mga kaibigan, yung aming mga travel tips. No, eh, ika nga, eh, kung sakasakaling inyo pong mga pinaplanong travel is yung talagang malayuan. Correct. Outside of the country. Mm-hmm. Pero di namang inside the country ito. Outside of your, town. Yeah. Out of outside town. Of province. Hindi na naman tayo na. Out of town na malayo. Mm-hmm. Kasi may out of town ng malapit. Yes, parang ito lang. Kabila lang agad-agad. Eh, siyempre, kabilang town. The out of my town na yun. Out of your town. I'm mm-hmm. in your town. Pang-caption sa Facebook post. Diba? O kaya, nasa... IRA, I'm in your town. Yan, kaya nga. Kaloka. Anong town? What do you mean? Are you in my townhouse? Ganun eh, no? Hey, nako! Ayun ha, mga kaibigan, ha? Tandaan niyo po yung aming mga naibahagi sa inyo para safe ang inyong travel and mas ma-enjoy ang vacay. Yes, naman. Enjoy your vacation. Yung talaga ibig sabihin nun, vacation. Yes, vacation. Alright. Maraming salamat ho, mga kaibigan, sa inyo po pag-antabay sa ating palatuntunang kaakibat. Muli, kami po ang inyong mga lingkod, Daniel Castro. At Rose Anna Sibay. Maratilik na katutok sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Muling samahan sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag dito sa programang Kaakibat, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, DZJV 1458 Radio Calabar Zone.